Restobar na James 18 ang kanyang ina. Sa pamilya ba ikaw lang ang professional basketball ako lang, player? Ako lang. Pero yung mga side ng mom ko kasi sports-minded. Football naman sila. Side ng dad ko, basketball. Bata ka pa, yun na agad ang nakita mong galing mo sa paglalaro. Mahilig lang talaga ako mag-shooting. Actually, pustahan pa. Piso-piso, ganyan. Mga kalabang ko, mga tricycle driver, yung matatanda na sa akin. Tinatalo ko yun. Seven years old ako noon. First year high school ako. Varsity na talaga ako dun sa school namin. Nagtapos siya sa Bacolod Taitung High School. The bounce pass for Booker, bounce pass for Yap, Yap fakes, Yap fires. Nang mag-college, lumuwas ng Maynila ang probinsyanong basketbolista para maglaro sa koponan ng University of the East Red Warriors. Bakit UE ang pinasuukan mo? Nandiyan naman yung Ateneo, nandiyan ang Lasal. Dapat Lasal talaga. Mm. And then nung dumating ako, nung nag-practice ako sa Lasal, syempre galing ako probinsya eh, di ba? Iba tao dito ha. Na culture shock ako. So iba tao dito, English speaking, gano'n. Parang hindi yata bagay dito ha. So, nagkato na inoferan ako ng UE din. So, yun. Kaya pinili ko yung UE. Goes to Dubin. Sa koponan ng UE Red Warriors, ipinamalas ni James ang kanyang galing nang dalhin niya ng dalawang magkasunod na taon ang UE sa semifinals ng UAAP. Hindi man sila umabot sa championship, kinilala pa rin si James bilang season MVP ng UAAP noong fourth year college siya. Nakilala ng gusto si James bilang si Boy Thunder, nakatandem ng kapwa dating UE Red Warrior na si Paul Artadi, na nakilala naman bilang Kid Lightning sa kanilang unang mga taon sa PBA. Kasi sa UE talagang 1-2 punch kami. So lahat ng pasa ko sa akin, parang sa akin nanggagaling lahat ng shoot niya. Yung mga extra pass namin, mga backdoor plays namin. Doon kami ginawa ng tandem ni Kinito Henson ng PBA. Sa ikalawang taon ni James sa PBA, nasungkit niya ang kanyang kauna-unahang MVP award. Nakakailang MVP awards kayo na ba sa PBA? Dalawa sa season MVP, tatlo sa finals MVP. Alam mo, sa totoo lang, hindi ko talaga iniisip yung award. Ang iniisip ko talaga, kailang champion kami para everybody's happy. Diba? Pag ikaw kasi, pag nanalo ko ng MVP, ikaw lang masaya. Kapag ka maubos na oras, alam nila kung kayo napupunta bola. Sa'yo yun. Gano'ng kabigat na responsibilidad yun? Kailangan tanggapin mo kung ano mangyayari. Kung hindi mo ma-shoot, edi, sige, blame nyo sa akin. Basta alam ko sa sarili ko, tinira ko ng maayos. Pero ikaw ang highest paid sa team nyo? Alos pantay-pantay lang.